Hello mga kabukid, andito na po tayo sa ikasampung araw ng pagpapabulok natin ng ating chicken manure. And now, buksan na po natin yung ating chicken manure. Tingnan natin kung ano na nangyari. Okay. Tingnan natin kung gumagana yung mga microbes, microorganisms galing sa imas at sa leaf mold soil. Daming mabibigat na bato, siguradong hindi mabuksan. Okay. Okay, para i-mix natin siya. Ika-tenth day ngayon, let's check. Oh, mainit na mainit pa. Hindi pa siya pwede, mga kabukid. Okay, tingnan mo, may mga itong mga namumuti-puti. Ito yung mga microorganisms, good microorganisms galing sa imas at sa leaf mold soil. Ayan, medyo may amoy pa siya. Amoy ammonia kasi ano pa siya, hindi pa siya fully decomposed. So, ang gagawin natin sa ikasampung araw, imimix lang natin siya at then kobera natin ulit. Okay. Ayusin natin para makuberan lahat. Medyo may amoy pa siya, hindi pa talaga fully decomposed, so hindi pa pwede idirektasin yung mga tanim dahil malalanta po ang mga tanim ninyo. Mainit pa po siya. Alright, so na-mix na po siya, kuberan natin ulit at lagyan ng pampabigat. Anong pwede i-cover? Pwede po. Pag marami po kayong mga sako, mas maganda sako po para yung moisture niya ma-preserve sa loob. Okay, then pampabigat. Sigurado hindi mabuksan. Okay. So ngayon,
Pagka ika 15 days, buksan na naman natin ulit. I-check natin kung po pwede na. Okay, sa ngayon, ito na po muna.